Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Masama ang panahon ngayon sa maraming bahagi ng Mindanao at Visayas dahil sa bagyong Aurin. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Jun. Mga kapuso, nakataas na ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 ng PAGASA sa mga probinsya ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte kasama ang Siargao Island, Dinagat Province, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Cavigin, Davao del Norte, hilagang bahagi ng mga probinsya ng Davao Oriental, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, buong Lanao del Norte at Compostela Valley. Sa Visayas naman, signal number 1 din ang nakataas sa Bohol, Siquijor, Negros Provinces, Southern Leyte, dyan sa Cebu, Guimaras, at Southern Section ng Iloilo at Antique. Ang mga kapuso natin na nasa mga apektadong lugar, maging I am ready po sa banta ng baha at landslide, pati na sa iba pang panig ng Eastern at Central Visayas. Magiging masungit din ang lagay naman ng mga dagat sakop ng mga isa na ilalim sa warning signal, yan yung halos buong Visayas at Mindanao, kasama ng iba pang baybayin ng Leyte at Davao Oriental, kaya delikado pong pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Namataan ng PAGASA ang sentro ng Tropical Depression Aurin sa layo lamang 75 kilometers yan sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, kaninang alas 10 ng umaga. At mula nitong madaling araw, napapanatili ng bagyo ang tagline nitong lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 70 kilometers per hour. Inasahang kikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis naman na 7 kilometers per hour. Sa forecast track ng PAGASA, tatawid ang bagyo mamayang gabi. O unang magla-landfall ang bagyo, posibleng mamayang gabi o bukas ng madaling araw dito sa may Surigao del Sur. Tatawirin ang Rio ng Caraga at bukas ng umaga, posibleng ito ay nasa may Agusan del Norte. Tatawirin ang Bohol Sea. Yan po ay bukas na hanggang sa gabi. At Martes ng umaga, posibleng ito ay nasa may Sulusi. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, ang maranasang ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, malalakas sa pag-ulan dyan sa may Caraga Region, dito sa may Davao Region hanggang sa may Northern Mindanao at halos maulan sa buong Mindanao ngayong araw na ito, mga kapuso. Sa Visayas, inaasahan din ang mas maulang panahon dito sa may Eastern at Central Section at ilang bahagi ng Western Section, pero malalakas na ulan, mga kapuso, dito sa may mga probinsya ng Bohol, Southern Leyte, Leyte hanggang dyan sa Cebu at dito sa may Samar. Sa Southern Section naman ng Luzon, sa ngayon ay maaliwalas pero sa Bicol Region, unti-unti makakaranas sa mga pag-ulan yan. Mamayang gabi, sanhi ng epekto ng papalapit na bagyo. Maging dito sa may Mimaropa, asahan din yung mga mahihinang ulan. Pero dito sa may Northern at Central Luzon, mas maaliwalas sa panahon. Hindi po apektado yan ng bagyong Aurin, itong iba pang panig ng Luzon, mga kapuso. At dito sa Metro Manila, maaliwalas tayo ngayon, pero maulap, wala po, mababa ang tsansa na walan. At bukas, mga kapuso, sa pista ng itim na Nazareno, maulap lamang sa umaga hanggang sa tanghali at hapon, magkakaroon o tataas ang tsansa ng ulan pagdating sa gabi. Pero sa Cagayan de Oro, maulang panahon ang inaasahan ngayong araw na ito sa ninang epekto ng bagyong Aurin. Maging bukas ng umaga hanggang tanghali, mataas ang tsansa ng ulan na kung saan gaganapin yung pista ng itim na Nazareno. June? Mang Tani, doon sa mga deboto ng poong itim na Nazareno, no, maganda balita. Mukhang maganda relatively yung panahon na bukas. No? Pero yung mga kababayan natin doon sa mga area ng Surigao kung saan magla-landfall, Mang Tani, yan medyo delikado. Eh. Although ulan siya, pero yung hangin ba, ganun ba? Malakas din ba? Hindi ito kalakasan na June. Lalong-lalo kung titignan mo yung track ng PAGASA, yung forecast track, hindi ito isang tropical storm o kaya typhoon. Pero ibig sabihin yan, hindi po yung hangin ang dapat natin pagandaan June, kundi yung malalakas sa ulan na kung saan talagang pwedeng magdulot ng mga pagbaha at landslide sa katunayan June dito sa ibang lugar sa Davao Region at dyan sa may Caraga nakakaranasan ng mga pag-uunang lupa dahil bago pa man ito tatama sa kalupaan, may mga pag-ulan na silang naranasan. So yung malalakas sa pag-ulan ang dapat na pagandaan ng ating mga kapuso dito sa Caraga, Northern Mindanao, Davao Region hanggang dito sa may Eastern, Central at Western Visayas, June. Hindi po yung malakas na hangin, kung hindi yung mga matitinding pag-ulan na pwedeng magdulot ng pagbaha at landslide, June.
Ito yung unang bagyo, Mang Tani, no? May kasunod pa ba nito? May nakikita ba tayong susunod dito? Enero pa lang, oh? Yes, June. Ang ano natin, ano, ito ay nagpapatunay lamang kasi nung nakarang taon, 14 niya lamang yung bagyo natin na tumama sa ating bansa o pumasok sa PEAR. Napakababa yan kung kumpara mo sa normal. Pero ngayon, January pa lamang, meron na tayong bagyo at inaasahan natin na sanhi nung La Niña-like condition, June, hindi lamang ngayong January, February, March, April, ay inaasahan ng PAGASA na bawat buwan na yan, na pangkaraniwan eh, walang bagyo, eh posible ang isang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. So June, kung ito ay inaasahan natin na maging trend ngayong taong ito, eh definitely may mga susunod pang bagyo na posibleng tumama dyan sa Visayas sa Pindanao sa unang quarter ng taong ito, June. Parang napaka-freak na nung panahon, Mang Tani. Supposed to be summer yung mga binabanggit mong buwan na yun, eh, pero mukhang bagyuhin yung mga buwan na yun. Yes, June. At yun nga ang ano natin, ano, na dahil nga doon sa sinasabi nating parang La Niña condition, yung mga sinasabi mong buwan na halos dapat walang bagyo, dahil doon, eh, inaasahan natin, kaya dapat maging handa yung ating mga kapuso, lalo na sa Visayas at Mindanao, kasi yung mga ganyang buwan, dito dumadaan yung bagyo sa bahagi na yan ng ating bansa. Okay, maraming salamat sa iyo, Mang Tani. Yan po ating resident meteorologist, si Nathaniel Cruz. Maraming salamat po.